TV. Araw po sa lahat. Ako po si Stephanie, taga-Kalamba, Laguna. Dito ako isinilang at lumaki. Sa bahay ng lolo dan ko ako iniluwal ng aking ina. Kapos kasi sila sa pera noon. Habang lumalaki ako, ay madalas sabihin sa akin ng aking lolo na meron daw akong kakambal noong ako ay ipanganak. Meron daw akong kakambal na engkanto. Kasabay ng pagsilang ko sa mundo ay ang pagsilang din ng isang engkanto sa lumang bahay na iyon ni Lolo. Hindi ako naniniwala sa mga ganoong kwento dahil ayaw ko namang takutin ang sarili ko. Kahit pa palaging may kakaibang nangyayari sa akin. Nagsimula ito noong aksidente akong madulas at mahulog sa aming hagdan. Agad ako noong dinala sa ospital at ipinatingin sa doktor. Nagkaroon daw ng fracture ang aking balakang. Labis kong ipinagtataka ang findings ng doktor. Ito ay dahil simula nung maaksidente ako ay palagian ng nananakit ang aking likod at balikat. Ilang buwan kong ininda ito. Dumating din sa pagkakataon na nadoble na ang aking timbang. Na hindi ko na rin naman ikinagulat dahil napansin ko rin na tumataba na rin ako noon. Isang beses noong ako ay naglilinis ng bahay ni Lolo, napadaan at napatingin ako sa harap ng salamin. Dito ay nabigla ako sa aking nakita. Dahil merong kung anong nakayakap sa likod ko. Andiyan na siya. Nakasampay ito sa aking balikat. Para siyang backpack na nakasampay sa aking likuran. Dahil sa pagkagulat, ay mabilis akong napatakbo sa sala namin. Doon ay ikinuwento ko agad sa lolo ko ang nangyari. Mabilis namang umaksyon si lolo at agad niya akong tinala sa isang kakilalang albularyo. Sa isang kumpas ng palaspas at bigkas ng ritual ay nawala ang kung anumang nakasabit sa aking balikat. Dito ay nakaramdam ako ng ginawa na wala ang sakit na likod at balikat ko. Matapos iyon, inakala kong iyon na ang huli naming pagsasama ng sinasabing kakambal ko. Ang akala ko ay tuluyan na akong nilisan ito. Hanggang sa maganap ang isang pangyayari na siyang babago sa buhay ko. Isang alas tres ng madaling araw, lumabas ako upang bumili ng pandesal. Habang naglalakad ako sa daan, ay napakaingay ng mga aso. Nakatingin ng mga ito sa akin at tahol lang tahol na tila ba may kung anong nakikita na ikinagagalit nila. Hindi ugali ng mga aso sa amin ang tahulan ako dahil halos lahat ng mga aso dito ay napaamo na sa akin. Kaya talagang nagtataka ako na tinatahulan nila ako hanggang sa makaramdam ako ng panlalamig mula sa aking likuran. Malamig nung mga oras na yon dahil alas tres pa lang yon ng madaling araw. Pero yung nararamdaman kong lamig sa aking likuran ay kakaiba.
ayaw ko namang lingunin ito dahil natatakot ako. Naalala ko yung sinasabi ni Lolo. Hindi daw makikita ng mortal na mata ang mga immortal na nilalang. Pero kung gusto mo daw silang makita, ay tumayo ka nang nakabuka ang iyong mga paa. Pagkatapos ay tumawad ka. Saka ka sumilip sa pagitan ng iyong mga binti. At ang gusto mong makita ay makikita mo. Nung mga oras na yon, kahit natatakot ako ay ginawa ko yung sinasabi ni Lolo. At nanlaki ang mga mata ko nang muli kong makita yung babaeng nakita ko sa salamin na nakasampa sa aking likuran. Ito yung sinasabi ni Lolo na kakambal ko. Galit na galit ang itsura niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata at diretsong nakatingin sa akin. Sa takot ko ay agad akong napatakbo. Laking gulat ko nang makita kong nasa harapan na siya. Pagkatapos ay nagwika ito. Bakit mo ginawa sa akin yun? Kakambal mo ko, di ba? Bakit mo ko sinaktan? Bakit mo ko pinaalis? Galit na sabi niya sa akin. Hindi! Wala akong kakambal na engkanto! Sagot ko sa kanya. Lumapit ito sa akin. Pagkatapos ay sinakal niya ako. Ako ang sumagip ng buhay mo nung mahulog ka sa hagdan. Ako ang napilayan. Pero anong iginanti mo? Pinaalis mo ako. Pilit kong iniaalis ang kamay niya sa aking leeg. Nang magawa ko ito ay mabilis akong tumakbo. Tumakbo ako nang tumakbo hanggang sa makakaya ko. Nang makarating ako sa bahay ay ikinuwento ko iyon sa lolo ko at nanlumo ako sa sinabi ni lolo. Hindi daw ako lulubayan ng kakambal ko hanggat hindi namamatay ang isa sa amin. Kaya ito, tinanggap ko na lang sa sarili ko na hindi ko na siya maalis sa buhay ko. Nagsisimula na akong magkasakit sa mga panahong ito dahil daw ito sa kakambal ko. Siya daw ang nagdudulot ng mga karamdamang ito sa akin. Ayaw ko siyang patayin. Kahit pa unti-unti niya akong pinapatay sa sakit. Yung mga oras na yun ay tinanggap ko na na isa lang ang dapat mabuhay sa amin. At oo, siya yun. Ako na ang magpaparaya sa kakambal ko. Hahayaan ko nang kunin niya ang dati kong buhay. Malamang sa mga oras na binabasa o napapakinggan niyo ito ay wala na ako sa mundong ito. Ganun pa man, gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat. Sa lahat ng taong nagmamahal sa akin. Sa lahat ng mga taong mahal ko. Noong nabubuhay pa ako. Habang buhay ko kayong maaalala. At dadalhin sa langit. Ang lahat ng mga alaalang iyon. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Sana po ay ma-post ito. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! I-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Salamat!